Kinsa ba daw dapat ang mugunit sa kwarta? Is it ang bana or ang asawa? Kanunay manggod, ang bana ang nagapangitag pamaagi na magkaroon og source of income, nagatrabaho siya, or kaya nagkaroon siya ng mga negosyo, and then, siya ang provider of the family. No? From the word provider in terms of finances. And then, ang babae daw, no, sila ang responsible sa balay in terms of household chores, in terms of pag-alaga sa ina, sa anak, in ana ang logic kasagaran, di ba? And then, napoy uban sa tuwa ng ginahimo na to, inigdawat na to sa sweldo, ang bana, itunol nila sa ilang asawa. Muna, ang gawas is, kung unsa tong sa asawa daw, ilaha lang dito to. Pero, kung kita po ang bana magkaroon ng income, dili po ito pa doon sa tua, kundi pa doon niya po ito sa itong asawa. Natin na ng mga joke na, usahay, makatawa na lang po ta, pero is it the right thing to do? That's really the question. Okay, naiuban sa tua na effective ang ina na sitwasyon, while some families, dili effective ang kato na sitwasyon. Knowing those realities, I would like to share two things na kailangan ito himuon, i-audit usa, para makabalot ta kung kinsa ba dapat ang magunin sa kwarta. The first one, number one, is you have to answer the question, kinsa ba ang mas maayo sa inyong duha when it comes to managing your finances? Kung kinsa ang mas haud sa inyuha, then siya ang mugunit sa kwarta, right? In terms of management. Kintahay, ang asawa, siya ang naningkamot, magkaroon siyang income, tapos ang lalaki po, nagkaroon po siyang income, pag-abot sa management, mas maayo di ang lalaki, then ihatag na to sa lalaki na nagtrabaho because he is more competent sa katunang situation. In other case, napayo ba na mas haud ang babae pag-abot sa management of kwarta, pagbayad sa mga insurances, pagbayad sa mga kuryente, or kaya pag-abot sa mga investments, then let him or let her handle it. No? Because kato na sitwasyon, mas bagay sa yatong iyang ginihimo. In our case, guys, someone to us, ako ang partner, ang nahulog is we both are earning money. Kaming duha, diba? Naaming negosyo, napot siya yung mga sideline, napot ko yung mga sideline, pero pag-abot sa pag-manage sa kwarta, pag-abot sa pag-minimizing sa mga unwanted expenses na mo, and especially when it comes to investments, mo na siya akong trabaho. Nga naman, tungod kay sa amo ang duha, mas competent ko when it comes to finances. She is also competent in running a business, lahi po niya ang strength. Sa laktod na pagstorya, ibutang na to ang sitwasyon or ang responsibilidad sa tao na kabalo. Which also brings us to the second point. Kailangan po nimo i-communicate sa imuhang partner, sa imong family, kung ginaunsa nimo pag-handle sa kwarta. Ipasabot mo sila na, okay, mo ni siya itong ginagasto sa kuryente, mo ni siya itong ginagasto sa tubig, sa ato ang groceries, diba? Sa atong arkila, sa atong internet, inana, para makabalo sila what's happening to your financial condition. Dili kay, ikaw lagi ang maayo, imo na lang po ikumkumtanan tungod kay, ikaw ang responsible. You are responsible to as to what is happening, but you are also responsible to communicate it to your family members para sila po, they know what's happening. Ang kwarta manggod, mauni siya ang ginapag-awayan kanunay sa mga partners. Sometimes, boyfriend and girlfriend pa, nag-aaway na ganyan about money matters. What if talang kaha ko ang asawa and kuha na mo, bana na mo, di ba? Solution to that is you have to communicate, Jude, and learn about finances para maiwasan ang away ba pag-abot sa kwarta. Okay, stressful, Jude, diha, pag once na mag-away na pag-abot sa kwarta. Sa inyuhang situation, no, sa inyuhang family, kinsa ba dapat ang mugunit sa kwarta? Is it ang bana or ang sawa? Kung tayo napod may anak, basig ang anak. Why or why not? Let us know your thoughts or answers in the comment section.